your risk tolerance can make or break your retirement goal. So, kasi kung alimbawa, risk conservative kayo masyado, tapos gusto nyo mag-retire ng gantong klaseng lifestyle, baka mamaya kulang yung pagiging risk taker nyo. At pag nag-retire na kayo, kulang ang pera nyo. Pag-uusapan natin dito sa episode na to kung ano ang kaibahan ng risk tolerance at risk capacity. Napakahalaga tong dalawang konsepto na to at ito ay magkaiba. Okay? Kalimitan, akala nila pareho to. So, ang ating episode ay retirement fund nasa bingit ng alanganin. Grabe ka naman! Hello! Hello! Welcome to another episode of Retironario. Ako po si Mimi. Jarvis. At nandito na naman tayo para maghatid saya. Hopefully mayroon tayong saya nabibigay. At impormasyon, kaalaman na makakatulong sa pagde-decide ng ating mga audience, viewers, listeners, streamers tungkol sa pag-ipon, pagbabudget, pagsisave, at pag-invest. So alam mo, natutuwa ako dahil dun sa member ako ng Facebook group on financial literacy. Madami doon na mga bata pa, mga nasa 20s, mga bagong graduate. So, naano na siya, naiinganyo na sila na mag-save at mag-invest. Mm-hmm. So, they're the perfect candidate na mas malaki ang chance nila na makaipon talaga sila for their retirement. So, yung mga millennials kayo, namumulat na sila sa kahalagahan ng pagbabudget, pagsisave at pag-invest. Mm-hmm. Laging pinupumot, ipon, ipon, ipon. Invest, invest, invest. Pero, nasa tamang investment fund ba yung inyong pera? Mm-hmm. Baka mamaya invest kayo ng invest pero nalulugi naman o hindi masyadong nag-grow or yung inyong risk tolerance or yung risk appetite ay hindi akma doon sa fund na inyong pinag-iinvestan. Mm-hmm. Okay? Ang isa pang katanungan dyan, sapat ba yung magiging pera natin at retirement? Kasi kalimitan, save lang tayo ng save, invest tayo ng invest, pero hindi natin alam kung ito ba ay sasapat. Di ba kaya nga tayo gumawa ng retironario calculator para malaman mo kung sapat na yung pera mo for your retirement. So, ikaw ba ay risk averse o risk taker ka ba? Mm-hmm. Alam ba nila kung ano ibig sabihin ng risk averse at risk taker? Risk averse, ibig sabihin ayaw masyado ng risk. Ibig sabihin, gusto nila may siguradong kikita, maski na maliit lang. Risk taker naman, gusto nila yung medyo maganda ang kita, pero okay lang sa kanila na medyo bumaba yung kanilang value ng portfolio. Pero in the long run, gusto nila na mas malaki ang kita. Mm-hmm. Your risk tolerance can make or break your retirement goal. So, kasi kung alimbawa, risk conservative kayo masyado, tapos gusto nyo mag-retire ng gantong klaseng lifestyle, baka mamaya kulang yung pagiging risk taker nyo. At pag nag-retire na kayo, kulang ang pera nyo. Pag-uusapan natin dito sa episode na to kung ano ang kaibahan ng risk tolerance at risk capacity. Napakahalaga tong dalawang konsepto na to at ito ay magkaiba. Okay? Kalimitan, akala nila pareho to. So, ang ating episode ay retirement fund nasa bingit ng alanganin. Grabe ka naman! So, baka mamaya kasi hindi natin alam na yung ating retirement fund na minimiti ay hindi pala yun yung makukuha natin sa hinaharap. Kasi hindi natin inaral kung ano ba yung goals natin. Hindi natin inaral kung ano ba yung funds kung saan tayo dapat mag-invest. So, ibig sabihin parang asa ka sa maling akala. So, pero bago tayo magpatuloy, mag-disclaimer muna tayo. Okay, doon po sa mga bago pa lamang na sumusubaybay sa Retironario, we are not financial advisors. We are sharing based on our personal research and experiences kasi talaga namang nag-i-invest tayo at talaga namang ang goal natin ay maging Retironario din. So, kung meron kayong specific need na sa palagay nyo kailangan nyo ng insurance, halimbawa, doon kayo magkoconsult sa financial advisor. If you need more help on your finances. So, ito ang aking role dito. Akong tigabate. Oh, alam mo, record breaking kasi this episode, napakadami ng ating new subscribers na doble. Salamat, salamat ng marami dahil sumusuporta kayo sa Retironario. To Ellen May Tambalo or Tambalo, Jayza o Jayza Santos, Shekina Basa kay Jen Chavez, Lorone o Loroni Bezoni Photography kay Lance Ramos, Samantha Sanz,
Analisa E. Santa Ana kay Avic Crisostomo. Avic. Oh, Avic Crisostomo. Hello, boy pa ang classmate mo. Alisa Geneva Cruz. Hmm. Geneva Cruz. Celestine Co. Collection. James Quinizala Laurente. Sazabi Game Zone. Er Wilson Fontanilla Maat. Francis Survivor Labang. Jomar Saul. Lovely Rose Sanchez. Joe Buentiempo. Shana Alenton. Jamie Elizalde. GFJHG. C. All Shop Jensen. So, pasensya na kayo pag medyo yung pronunciation namin ay hindi umuukma. Pero, you know who you are and thank you very much. Sa YouTube naman, kay Jojo Basco and Tess N. Vadruil. Introduction muna tayo. Ano ba yung pag-uusapan natin dito? So, madami kasi yan nagsasabi na bago ka magsimula mag-invest, kailangan alamin mo muna ang iyong risk tolerance. Ikaw ba, nung nagsimula kang mag-invest, alam mo yung konsepto mo ng risk tolerance at alam mo ang iyong risk tolerance? Hindi, siguro hindi ko pa alam ibig sabihin yung risk tolerance. Pero ako, medyo risk taker talaga ako. Gusto ko medyo aggressive. Okay. It is a standard procedure that before you open an investment account, meron kayong kailangan na sagutan ng mga questionnaire para i-assess yung inyong risk appetite. Okay. So, napag-usapan natin ito nung episode 15 doon sa tamang UITF batay sa inyong financial objective. So, diniscuss natin doon yung BPI kung paano nila ina-assess yung inyong risk appetite. Ano? Mm-hmm. Doon, pag sinagutan nyo yung questionnaire na yon, malalaman nyo kung kayo ay conservative, moderately aggressive, or aggressive. Okay, wait lang. Muna tayo. Commercial muna. Kasi dun sa mga bago pa lang na sumusubaybay sa atin, meron na po kaming 67 videos na palagay ko, yung isa sa mga tanong ninyo ay masasagot na dun sa video na yon. At meron kaya tang post sa Facebook page natin na nagli-list ng mga episode na yon. So kung po pwede po, ay balikan nyo muna yung video na yon, panoorin nyo, at kung may additional pa kayong tanong, tsaka nyo ibato sa amin yung tanong. Kasi maraming pre-prehong tanong kasi na nasasagot na ng video. Pwede kasi naman na itanong nila sa akin para i-redirect ko sila sa video na kailangan nilang panoorin. Mm. Okay, so balik na tayo dito. So ito yung client suitability results risk profile ng BPI. So inaano nila yan, nilalagyan na nila ng point system. So kung ang points mo ay up to 70 points, conservative ka. Kung yung extreme naman, pag ang points mo is over 130 points, aggressive ka. So sa BPI lang ba to o sa iba't ibang klase? Ito yung sa BPI. Yung iba namang financial... meron din siguro sila. Meron silang sariling assessment questionnaires. Normally, merong range of potential return or loss ang bawat risk profile. So for example, pag long-term conservative investor ka, nasa 5% yung long-term na pwede mo mag-gain dyan. Pag sinabi natin long-term, kasi dapat medyo mahaba, hindi po pwede na binili mo ngayon, next week is when you say long-term, minimum of 1 year? Siguro dapat mga 5 years yan. Oh. So kung ikaw naman ay long-term aggressive investors, nasa more than 8%. Minsan umaabot pa yan ng 12% or 20%. So depende yan sa kung ano yung binili mong fund. Kaya bang tugunan? So ang tanong ngayon, kaya bang tugunan ang inyong retirement lifestyle kung ikaw ay isang conservative or aggressive investor? Kasi kung sinasabi natin, kung medyo conservative kayo, baka mamaya maliit lang yung kikitain nyo, tapos ang ini-expect nyo, malaki ang retirement fund nyo. Hindi ganun yun. Pag aggressive naman kayo, baka mamaya malapit na kayong mag-retire, tapos aggressive kayo, tapos biglang bumagsak ang presyo ng investment nyo, hindi nyo din mamimit yung inyong retirement fund goal. Meron ka bang retirement fund goal? Yung isa yan sa mga tanong natin, kasi minsan invest lang tayo na invest, pero wala naman talaga tayong goal na minimit. Tama ba ang halaga ng inyong retirement fund goal? Kasi sabi nga natin, gusto natin na sabihin natin, meron tayong 500,000 at retirement. Ang tanong, yun ba ay eksakto o tama ba yun para isustain yung ating lifestyle at retirement? So, dapat din ating alamin, ano ba yung tamang goal para sa ating retirement fund. Ngayon, pag-usapan natin yung difference ng dalawang risk, yung tinatawag nating risk tolerance and risk capacity. Bago magsimula mag-invest, napakahalaga na alamin muna ninyo yung inyong risk tolerance at risk capacity. Kung takot na takot talaga sila, ha? Huwag na muna sila mag-invest. Kailangan pag-aralan nyo muna nila, no? So, ito ay magagamit mo para malaman mo kung gaano kalaki ang risk na kailangan mong gawin para makamit mo ang iyong retirement goal. So, ano ba ang risk tolerance? Personal risk tolerance is the amount of risk that an investor is comfortable taking or the degree of uncertainty
uncertainty that an investor is able to handle. Anong ibig sabihin yan? Sa iyong pagkakaintindi? Halimbawa, ako ay takot ako na maglabas ng ganito kadaming pera, pero komportable ako na ganito lang kaya ko. Hindi yun ang tolerance ko, dahil komportable ako na kaya kong hindi may i-gamble, ano? Kaya kong pangatawanan na yun yung level ng investment na kaya kong gawin monthly, for example. Kasi for example, kung kayo ay takot mag-invest, alimitan, yes. Gusto nila sa savings account lang. Kasi sigurado na hindi mawawala ang pera mo. Yung iba naman na medyo gustong malaki ang investment, nag-invest naman sa mga stocks o minsan sa cryptocurrency na hoping na mas malaki ang kikitain, madoble o matriple ang kanila. So pag ano ang ginagawa nila, mga risk, ano yan? Risk taker yung mga yan. Yung ayaw naman ng risk, dun lang sa savings account o minsan ayaw pa ng ibangko nasa bahay lang. Ang risk tolerance ay nakadepende ito sa mga sumusunod. Experience. So kung ikaw ay medyo zero experience, ayaw mo nang masyadong risk kasi hindi mo alam kung ano yung papasukin mo. Pero kung ikaw ay medyo maalam ka na sa investment world, medyo yung risk mo medyo tataas. Pero sabi nga, kung hindi mo sisimulan, paano ka matututo? Patulad na nangyari sa'yo. So yung pangalawang pwede nating ang risk tolerance ay yung edad. Kalimitan ay pag mas matanda ka na, mas ayaw mo nang masyadong risk averse ka. Yung mga kabataan, ito yung medyo pursigido pa. Okay lang yan, okay lang. Matalo man yan, okay lang yan. Bata pa ako, pwede ko pa pag-ipunan. So, yun yung kalimitan. Pero mayroon din ako mga nakikita mga bata pa na medyo conservative. Kasi sa experience nila, nakikita nila sa environment, madaming nalulugi. So, ayaw nilang gumaya. Depende din ito sa kasalukuyang kita mo. Siyempre, kung alam mo na very limited lang ang budget mo, pero gusto mo pa rin mag-invest, meron din hangganan yung pwede mong i-allocate na funds for that. So, kung medyo malaki ang pera mo at malaki ang savings mo, mas aggressive ka ngayon na pwede kang mag-invest. Mas confident. Pero alam mo, maski na yung mga maliliit ang kita, madami dyan na aggressive din. Kasi yung iba, nagtataya sa sabong. Kung ano-ano na mga ginagawang sugal, kasi ang sabi nila, maliit na nga gusto kong biglang lumaki. Okay, so depende rin yan. Ano? At depende din ito sa inyong job security. Kung halimbawa ang trabaho nyo ay hindi secured, siguro magdadalawang isip kayo na mag-risk ng investment. So when you say hindi secured, ibig sabihin hindi mo alam na meron kang regularity ng income. Kunya, casual ka lang. Or commission basis na hindi mo pa makukuha agad yung commission mo, malayo pa yung in-expect mo na date. Depende din ito sa mga financial plans mo. So halimbawa, meron kang pinag-iipunan na halimbawa, tuition ng iyong anak. Ayaw mo na yung investment mo ay nasa high risk. Okay, gusto mo yung sigurado, nakikita, maski na maliit lang. So, ano naman itong risk capacity? Risk capacity, unlike tolerance, is the amount of risk that the investor must take in order to reach their financial goals. Okay. So, ito naman, medyo kaiba sa risk tolerance kasi ito yung amount of risk na kailangan mong gawin para makamit mo ang iyong minimiti. So, sa ayaw at sa gusto mo, ito ay dapat mong ma-reach? Hindi. Ito lang ang sinasabi lang natin dito yung dapat na risk na i-take mo para ma-meet mo yung goal. Okay, so pag hindi mo na-reach itong risk na to, hindi mo ma-meet yung goal. Malamang hindi mo ma-reach yung goal na yon. So kailangan i-reconcile natin kung kaya ba natin i-kunin tong risk capacity na to, considering na tayo ay medyo conservative. So may kinocompute ka rin ba para sa risk capacity? Mamaya makikita natin yan. Okay, so ito ay sinusukat sa pamamagitan ng tinatawag natin na rate of return ng inyong investment. Pero ito ay nakabase sa time horizon nyo. So kung ang time horizon nyo ay medyo mahaba pa, pwede kayo siguro sa mga investment na hindi ganun ka-risky. Okay? Pero kung ang time horizon nyo ay malapit na, halimbawa 60 na kayo, magre-retire kayo in 5 years, yung risk capacity nyo magbabago na yan. Okay? So halaga ng investment na inyong ilalagay sa hinaharap. So magdidepende din yan. Kung wala na kayong masyadong ilalagay investment, magbabago yung risk capacity nyo. So magkakaroon tayo ng case study. Ito ay isang totoong tao. Pero hindi natin i-mention. Lahat naman ng case study natin ay base sa totoong tao. Hindi naman tayo nag-pay-pretend. Ito ay bago natin.
ating follower. With the permission of our follower, i-share natin yung sitwasyon niya or scenario niya, pero hindi natin pwedeng i-reveal kung sino siya. Okay. Actually, kakausap ko pa lang to sa kanya. Nagsimula kami mag-discuss kahapon. So, isa siyang male, okay, lalaki, at 29 years old. Bata pa. Okay. Mayroon na siyang pamilya, may anak na siya, sila. So, ang sabi niya, ang desired retirement lifestyle niya, yung as of today's value is 25,000 per month. Ito ay siya lang, hindi kasama yung kanyang asawa. Okay, so kung siya lang magre-retire, eh, ang gusto niyang klaseng retirement, mag-spend siya ng 25,000 per month na pera. Sa pamilya niya? Hindi, sa sarili niya. Assuming na nag-retire na siya ngayon. Okay. Okay, so retired na siya ngayon, matanda na siya, 65 years old na siya, ito yung gusto niyang lifestyle. Ang sabi din niya, meron siya ngayong 13,500 na savings. At ang kanyang risk tolerance ay gusto niya nasa 5% lang ang kanyang compound annual growth rate kasi ayaw niya ng masyadong risky. Kasi medyo pagka less than 10 to 12 parang kanya-kanyang yun nga, kasi tayo ang ating level is 10 to 12 okay, pero siya 5 lang. Iyaano natin to, pag-aaralan natin kung ano bang advantages at disadvantages. Okay. So since siya ay medyo conservative o moderately conservative, okay na sa kanya yung 5% na kita basta sigurado. Okay. Ngayon, eto ngayon i-input natin dito sa ating retirement calculator yung kanyang mga sitwasyon. So yung current investment plan niya, sabi natin, okay, magre-retire siya at the age of 65. Ibig sabihin, meron pa siyang 36 years yes. para mag-save at marami mag-invest. Marami pa siyang time. Medyo mahaba-haba pa yan. Yan yung time horizon. Yan din ang tawag nating time horizon. Kung ang kanyang desired lifestyle in today's value ay 25,000 per month, kailangan nating i-project ito 36 years from now kung magkano na ang value nito. Kasi definitely, mataas na ang presyo ng mga bilihin. By that time na mag-65 siya. So, ibig sabihin, kung si subscriber natin na nakikinig niya yon, siguro nai-intrigger rin siya kung ano ang kalalabasan ng ating kinocompute. Oh. I'm assuming na hindi mo pa napapresyo. Meron na kaming napag-usapan briefly, pero ito yung mas detalye. Okay. So, ibig sabihin, yung 25,000, kung merong inflation sa Pilipinas na 4% average yearly, yung 25,000 mo na cost of living today, yan ay magiging 102,601 pesos per month. So, dapat meron siyang return na ganyan para makasurvive siya so sa sarili niya. So, ibig sabihin, kailangan niya kada taon ng 1.2 million. Wow. Wow, ang laki niyan. So, kung ang retire, ang inyong goal ay makapag-retire na kaya i-sustain ang 25,000 monthly na today, ang value niya sa hinaharap 36 years from now ay 1.23 million per year. Ito yung kailangan niyang pera yearly para masustain yung kanyang lifestyle. Kailangan kumita yung money niya ng 1.23 million kada taon. Ibig sabihin, mas malaki dyan ang kailangan niya. Base sa study, ito ginawa to sa USA, medyo matagal na to. Sabi doon sa study na yon, para siguradong hindi mauubos yung inyong retirement fund, kailangan ang iyong withdrawal rate ay 4% lang. So, kailangan discipline ka. Kahit alam mong maraming pera ka na pwedeng hugutin, 4% lang ang i-withdraw mo. Kasi, ang study na to ay ibig sabihin, actually good for 30 years nga lang to. Ibig sabihin, yung pera mo magla-last for 30 years. Kung ikaw ay nag-retire ng 65, hanggang 95. Sana buhay okay. ka pa. So, average naman kasi, based sa study, patay na yung mga tao at the age of 95. Pero ito yung recommended withdrawal rate is 4%. Para makuha natin yung target o yung tinatawag ng magic number, yung target retirement fund na kailangan, ang gagawin lang natin, i-divide natin yung 1.23 million by the withdrawal rate, which is 4%. So, 1.23 million divided by 0.04, ang ating magic number is 30.78 million. Yan ang dapat mo na sa hinaharap na pera. Dun sa punto na yan. So, at the age of 65, dapat meron kang 30.78 million. Parang pagka tinitingnan natin itong mga number na to, parang hindi makatotohanan, parang hindi posible. Mamaya malalaman natin kung posible o hindi. Pero, kung titingnan natin ng numbers, okay, titingnan natin paano natin hihilutin para makuha natin itong numbers na to. Pero in this exercise, hindi natin gagamitin yung 4% kasi medyo mahirap. Masyado nakakalula yung number. Gagawin natin 5% lang. So, ang withdrawal rate natin ay magiging 5%. Ibig sabihin, ang magiging target natin is 24.62 million. So, hindi masyadong nakakalula. At least, medyo less than 6 million siya. So, 24.62 million ang magic number ng ating case study.
body. Okay? Pero medyo malaki pa rin yan. Okay? So tingnan natin yung susunod na slide. Ano? Kung siya ay isang conservative to moderately conservative investor at malamang i-invest na yung kanyang funds sa medyo conservative din na nag-earn ng 5% CAGR. At sabi din natin kanina na meron na siyang 13,500 na savings at kaya pa niya mag-save at mag-invest ng 3,000 monthly. So kung ito ay i-invest niya sa isang fund na nag-earn ng 5% per year, ang kanyang pera ay potentially mag-grow into 3.53 million after 36 years. 3 million lang after 36 years? So ibig sabihin, kulang pa siya ng 21 million. Ibig sabihin, sasabihin niya, hindi achievable. Hindi achievable kasi kaunti lang yung kanyang sinisave tapos i-invest pa niya sa medyo mababa ang return. Mm-hmm. So ito ang magiging result. Kaya ang title natin doon sa ating episode na to, nasa bingit ng alanganin. Ang inyong retirement. Okay. So, pero pwede natin itong hilutin. Tingnan natin paano natin hilutin. Ano? So, tandaan nyo. So, pag ito ang gagawin niya, magsistick sa kanya, siya doon sa kanyang retirement plan, short siya ng 21 million. Ngayon, pwede natin, meron tayong mga options paano natin ito i-adjust. Yung first option natin, meron tayong 5 options dito. Yung first option natin, pwede niyang i-adjust yung kanyang desired retirement lifestyle. But the thing is, yung 25K na yung pang kanya nga lang yun. Hindi pa nga kasama. Hindi, pero ang sinasabi lang natin dito, pwede niyang i-adjust. I-lower down niya yung kanyang desired retirement lifestyle at i-recompute niya. Okay, mamaya gagawin natin yan. Yung option 2, kung ayaw niyang i-lower yung kanyang desired retirement lifestyle, pwede niyang gamitin niya yung kanyang risk capacity instead na yung risk tolerance na 5%. So, mamaya kukomputin natin ano yung kanyang risk capacity. Okay, yung compound annual growth rate ng kanyang risk capacity. So, instead of using the risk tolerance compound annual growth rate. Yun yung second option natin. Yung third option natin ay kung masyadong malaki naman yung risk capacity CAGR na na-compute natin, ang pwede niyang gawin, he can increase his regular future savings investment. So gusto niyang mag-stick dun sa kanyang 5% conservative na investment. Ang pwede niyang gawin, tataasan niya yung investment niya. Instead na 3,000 monthly, mas malaki ang kanyang 7, 8 invest. Okay. Yung third option natin, i-delay niya yung kanyang retirement. Ibig sabihin, instead of 65, 70 na lang. Or pwedeng 75. Dito ba sa Australia, ano ba ang ano natin ngayon? A retirement age? Parang I don't think it's 65. Sa atin yata, magiging 72 na eh. 72? Anyway, so yung option 5 natin, combination ng mga ito. Okay, pwede nating gamitin yung iba't ibang options. Punta na tayo sa option 2. Kasi biniscuss na natin yung option 1, which is yung kanyang original na plano. Yung option 2 natin, babawasan niya yung kanyang lifestyle. Okay? So, assuming na ganun pa rin ang gusto niya, mag-invest pa rin siya ng 5%, 3,000 monthly, at meron siyang 13,500 na ipon sa ngayon. So, ibig sabihin, ang kanyang 3.52 million, kung iyan i-convert mo on today's lifestyle, ang pwede lang niyang masustain na lifestyle ay worth 3,582 per month. Alam mo ba na sa kuryente na nga lang, kulang na kulang na yung 3,500 na yan. Ang kuryente, problema. Tubig, so, maski na sabihin natin, magtipid-tipid-tipid, kulang talaga. So, maski wala na, wala pang grocery dyan. Maski na ibaba natin ng lifestyle, kulang talaga. Parang, parakit ka pa, nag-aano sa retirement mo kung yung present mo hindi mo matustusan. Pero ito ay dapat reality check. To. Kasi ganito talaga ang mangyayari kung hindi natin pinagandahan at hindi natin alam itong mga bagay na to. So, yung third option natin, okay, ito yung paggagamit ng risk capacity. Kung ang kanyang gagamitin natin yung risk capacity calculator doon under sa retirement calculator natin. No? Dito, ang lalabas, ang kanyang risk capacity is 12.74% CAGR for the next 36 years. Ibig sabihin, kailangan maghanap siya ng fund na kikita ng 12.74% yearly. Hindi niya na kailangang magdagdag ng pera. Kasi, kumbaga, yan na yung basis niya. Hindi niya na kailangan magdagdag ng pera. 3% at 3,000 pa rin ang kanyang save at i-invest monthly. Ang babaguhin lang niya, maghahanap lang siya ng fund na mag-earn ng 12.74%. Ang ano lang dito, kailangan niyang i-accept yung volatility na that corresponds with that kasi fund. Kasi medyo, hindi na yung conservative. Kasi medyo ma-ano na. Nandiyan ka. Medyo malaro na. Medyo malaro na ang price niyan. Dapat hindi niya na tinitingnan yung daily fluctuation. Huwag na siyang
nagsasakit ang dibdib niya sa nervous okay. dyan. Yung 36 years, medyo mahabang panahon yan. This is a very decent time horizon na kayang mamit yan. Pero ang bottom line na lang dyan, kung willing siya na magpalit, maghanap ng fund na ganyan ang performance at, na medyo volatile. At willing siya psychologically na i-accept yung volatility. Subscriber, kung ako ikaw, pagkatapos mo mapanood tong video na to, paulit-ulit mong panoorin at magmuni-muni ka pero, kung ano ang the best sa'yo. Pero meron, ito yung option 2. Meron pa tayo mamayang option. Baka mas mag-applicable to sa kanya, yung option 5 natin. So, yung option 3 natin, magdadagdag siya ng savings at investment. Oh, hugot. Kung saan okay. pwede pang humugot. So, anong ibig sabihin niyan? Kung i-maintain niya yung 5% na compound annual growth rate, kailangan niyang mag-save monthly na 20,000 per month. From 3,000, gagawin niyang 20,000. Parang ilang percent yan? 3 times 3 times 3. So, ang tanong dyan, kaya ba niya with his current situation na dagdagan ng 20,000? Medyo mahirap. Or kung halimbawang, pwede naman niyang babaan. Pwede siya magsimula ng 14,000, pero dapat mag-i-increase yearly yung kanyang investment by 3%. That is kung yung income niya ay may possibility din na mag-increase o maghahanap siya na isang ibang trabaho na mas malakas ang sweldo niya. So, pwede niya nang gawin. Niya. Pero ang ibig sabihin lang dito sa option 3 is kailangan dagdagan mo yung iyong savings at investment para ma-meet mo yung the same lifestyle na gusto mong mangyari at retirement. Option 4 natin, magretiro tayo ng mas matanda. Ayun na nga, ayoko nga magretiro ng hanggang 72. So, pwede ka mag-retire at the age of 70 instead of 65, pero kailangan natin i-recompute kung sasapat pa rin ba. Kasi baka mamaya hindi. Yung parang kumbaga sayang lang yung effort mo na magtatrabaho hanggang 70 tapos hindi naman pala. Kasi kitinan ko kanina dun sa calculator, maski na mag-85 ka magtrabaho, hindi pa rin sasapat. Uugod-ugod ka na. Wala nang nagtatrabaho ng 85. So, ito siguro yung medyo mas magandang option, yung combination ng different options. So, makinig kayo, especially doon sa ating follower. Ano? Ang pwede natin gawin, dagdagan natin yung retirement age natin ng 70, from 65 to 70. Assuming na willing pa siya mag-work at sabihin niya sa sarili niya, yung additional 5 years, hindi ko na to iisipin na ganun. Pero, alam mo, at the age of 70, yung iipunin mo, hindi na ganun kalaki. Anyway, sige, susunod, bababaan natin yung ating desired lifestyle from 25, gagawin natin 20,000 per month. Kung acceptable sa kanya na babaan. Palagay ko, ano yan, medyo acceptable yan kasi mag-isa lang naman siya. So, pwede yan. Tapos yung CAGR na ihanapin nating fund ay mag-earn ng 9.8%. Instead of 5. Itong 9.8% is realistic kasi ang S&P 500 ay nasa 9.8% ang kanyang CAGR for the past 30 years. So, ibig sabihin, mag-S&P 500 lang siya, swak na siya dito. Kayang pumasok na ma-attain yung kanyang retirement goal. Dito sa scenario na to, ang kailangan lang niyang ipunin ay 3,800 monthly. So, ibig sabihin, magdadagdag lang siya ng 800. Mamimit niya na yung kanyang retirement goal. Which is, medyo maganda tong option na to. Or kung ayaw niya magdagdag ng 800, pwede pa rin siya magsimula ng 3,000, pero mag-i-increase yung kanyang investment yearly ng 3%. This is a more affordable option for him. Sabi nga natin, pwede nating hilutin kasi pwede natin paglaruan yung mga numbers na yan. Okay. Kung meron silang retirement calculator. Hindi. Ito naman kahit na walang retirement calculator. Kaya nilang computing yan. So, anyway. So, sinasabi natin, akala natin mahirap, pero kung meron kayong ganito, non-visual, nakikita mo kung anong goal mo. Kung alam nyo ang gagawin nyo, kaya nyo niyang gawin. Okay. So, pag tinanong nila, Sir Jarvis, ano naman sa sitwasyon mo? Nasusunod mo ba yung iyong komputasyon? Sa at ating yung kasi ang sitwasyon natin iba, medyo may edad na tayo at hindi tayo magdidepende talaga sa stocks. So meron tayong ibang way para ma-meet natin yung goal like property investing. Now, take key takeaways na tayo. So number one, ang pag-iipon at pag-iinvest ay napakahalaga para paghandaan natin ang pagre-retiro. Alam nyo, hindi kami magsasawang paulit-ulitin yan. Pero, kahit nakakasawa ng pakinggan kasi pero, totoo Napakahalaga rin na ito ay dapat gawin ng tama. Yung tamang pagpaplano. If you plan,
plan, you won't fail. If you don't plan, you plan to fail. You plan to fail. Okay. So, kung mali ang inyong pagpaplano or bara-bara ang ginagawa niyong pag-iinvest at walang direksyon, eh baka hindi niyo ma-meet yung inyong retirement goal. So, alamin natin yung ating target fund para makapag-retire tayo ng komportable. Kasi kung wala tayong target fund, eh hindi din natin alam kung enough ba yung ating pera sa hinaharap. So, alamin din natin yung ating risk tolerance at risk capacity para ma-reconcile natin kung ano yung tamang compound annual growth rate na akma para ma-meet natin yung ating investment o retirement goal. So, habang bata pa, ay gawin na ng tamang pagpaplano para, kasi pag may edad ka na, mas mahirap na mag-adjust eh. So, kagaya natin, medyo may edad na. So, hindi tayo masyado mag-ano sa stock investing but more of other options. So, that's it. Any question? So, sana dun sa ating follower ay medyo mas na liwanagan siya doon sa kanyang sitwasyon at mapaghandaan niya yung kanyang retirement plan. So, sinabi ko rin sa kanya na kung ang misis niya ay nagtatrabaho, gumawa din siya ng separate. Hindi, maggawa siya ng separate retirement plan. Pero kung housewife ang kanyang misis at nagdidepende sa kanyang salary, dapat ipasok niya yung retirement plan kasama yung misis niya. Oh, parang napaka ano ito, eye-opener talaga. Hopefully, subscriber, ay marami kang napulot at ma-implement mo ng tama based sa iyong sitwasyon. And with that, many many thanks po ulit. Kung meron kayong tanong, kung meron kayong gusto pong malaman, 3 ways. YouTube comment section, Facebook comment section, at ang aming email, veterinario@gmail.com. Mas maganda kung madami kayong natutunan dito. Share naman para mas madaming makinabang. Yes. Wala naman tayong ibang hangad kundi makatulong eh. Yun lang lamang po. Ito po si Mimi Jarvis na nagsasabing sama-sama tayong maging veterinario. Hanggang sa muli. Bye-bye. Bye-bye.